Lucas, good morning. Today is Wednesday. It is our day off. So, day off namin ngayon, guys, kasi holiday. Wala kami pasok. Kasi pag pumasok kami, wala rin tao. Doon sa aming training center. So, I have to go out dahil kakain ako ng tanghalian. Di kasi ako nagluluto, guys, sa aming boarding house. Kasi nga, I have different food. Iba yung pagkain ko. Halal food ang nakain ko. So, dahil ako lang ang Muslim doon sa aming boarding house, hindi ako pwedeng makihalo sa kanilang mga kinakain na niluluto. Pero I promise, magbibigay ako sa kanila ang bag. O hindi ang bag. Mag-donate ng bigas sa aking pangako. Para sa kanila yun. Pwede ako yung lahat sama. Okay lang. Bigay nga eh, diba? So, yun. At saka, doon sa apon ang nayari ng boarding house. Nangapangako ako doon eh. Bibigyan ko ng donut, which is my favorite kasi naalala ko nga yung mga anak ko nung maliit pa. About week o sa mayroon akong pera o kaya pagka-aswildo. Talagang bibili ako ng donut para sa kanila. At saka yung kinakainan ko, yung sa may restaurant. Yun. Yung malitong bata. Di ba pwede siyang kumain? Gatas na lang ibigay ko. Yun na nang nasabay ko doon sa mag-asawa na mabait sa akin. So, yun. Pag ako kasi pangako, guys, tinutupad ko. I will not break my promise. Yun na, pangako kayo. Ha? So, ganoon kay Allah. I will serve myself. O, sa mga natirang buhay ko dito sa mundo, napakagawa ng mabuti. Sa kapwa, pag nawala na ako, masaya pag naalala niyo ako. Somebody told to my grandson, my children, ay, papa mo pala yun, lulo mo pala yun. Diba? Kasi nga, ay, ang pera sa mundo lang yun eh. Pansamantala na yun. Para tayo may pampili ng mga kailangan natin. Pagkain, ang damit, diba? Pero hindi mo madala yan sa kabilang buhay. So kung mayroon ka man, hindi man ito malaki, sapat, o ikaw nga ay kung mayroon lang, ako, may extra ko, mamigay ko rin. Kasi nga, saya ako pag nakapagbigay, guys. Kasi nga, ang pagbibigay daw, malaki ang blessed. Hindi yung binigyan. Yun namang kumurong sa akin, o nagbigay sa akin, salamat. At ako'y natulungan nyo. Ako'y kasalampan ng malaki. Ito na, kakain ako, guys, dito sa restaurant na aking kinakain na. Yan. Hello, guys. Medyo maambon-ambon, guys. Kaya gumilit ako rito kasi may puno ng kahoy. Taliksik pa. Saya pa. Matapos ko lang kumain, hindi ko lang na-vlog. Ang aking ulam, guys, ay tinulang manok. Masarap na tinulang manok ang ulam ko. At isang kanin, siyempre. At walong pirasong sili. Because sili is life. So today is my rest day. Holiday. So, musore ko dito sa Gmall. Naay akong atuon. Doon naay akong paliton dito. So, taliksik na, guys. So, musakay na ko jeep. Para di mabutan sa ulan. Wala pa may jeep. Magulat na ko dire. Hello, guys. Dito na ako sa Gmall. Ayan o. Ayan. Mag-inquire lang ako ng gatas, guys, dito. Gatas na buna. Tatanong ko lang kasi nga pag-swildo ko, bibigay ko doon sa apo ng kinakainan ko. Yung restaurant kanina na kausap ko yung mag-asawa. Mabait yun eh. Pati yun, tumutulong sa akin na maghanap ng trabaho ko nung araw. Wala pa akong trabaho. So, in exchange, naman ako na hinahanap nga kasi nakakita na akong trabaho by my own. Eh, bibigyan ko sila ng lipay sa Bisaya ba? Eh, nalipay ko sa ilang mga ugali o sa ilang mga gigwat para hanap ko. Isa yun lang bang para customer nilang mukhaon dito pangutan ulit. Kung nabay pakante nga pwede ko. Kaya nga, kasi senior citizen ako eh. So yun, guys.
Yan ko alam ko din sa loob. Thank you. Guys, hindi na ako tumuloy. Kasi mahaba pila yun. So, maybe some other time lang. Mag-inquire naman ako. So, hindi ko na pwedeng sabayan yung mga pumipila doon. Meron din mas senior ang pumili. So, papasok lang ako din sa loob. Dahil nag-ambo na sa labas. Baka mabasa ang yung lingkod. Ayaw ko mabasa. So, dito lang ako sa loob. Hanapan ko yung... Meron ditong vlogger na nakilala ko noong nakaraan ng nagbablog ako. Kalimutan ang pangalan niya eh. Sa ano yung bandang sikat lo? Ano siya doon? Salesman. Meron siyang channel sa YouTube. Isa siyang celebrity na. Kasi nga, siya ay nagpo-cover ng mga kanta. Hanapin ko mamaya guys. Guys, daming tao rito guys. Oh. Kasi holiday ngayon. Walang pasok. Dito lang puntahan sa mall. Ayun. Diba? So alam mo naman ako, ugali ko na hindi mag-escalator. Dito ako nadaan sa stairway. Ayun. Kasi nga, it is a part of my exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. May sale pala rin ko. Pero hindi ako naka-schedule na bumili ngayon ng sale. Ukay pwede. Sale hindi. Eh yung ukay pala, sale din pala yun eh. So dito ako guys. Akyat dito sa second floor. Dahil ako ay nag-exercise. Vlogger na nanon ko. Eh yun eh. Pero wala siya eh. Pero gusto na yun. Baka day off. Ikat lang muna ako dito. Baka makita niya ako. Minsan siya mismo nakakita sa akin eh. Siya nag-say, hi, Jojoon! Magdala sila. Mag-shoot na nagtatrabaho sa isang company. Wala nga oh. Kapasok lang ko dito sa DIY guys. Kasi meron lang akong ano, i-do it yourself. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ako sa 5th floor ng G-Mall. Dito sa may parang park sa top. You know, lakas ang ulan guys. So di ako maka-vlog doon sa pinaka-view talaga ng park dahil sa lakas ang ulan. Dito lang ako sa gilid. Yun guys, lakas ang patak. Yung mga tao doon ay nagpalisa. Yung mga may payong, pwede. So, yun guys. Pabalik na lang ako sa loob. Eh, wala. Di tayo makablog pagka ganyan. Naalala ko yun sa Baguio ako. Gusto ko sana i-vlog yung pinuntahan ni Lloyd na Warham Park. Kasama ko na yung mismo taga Baguio. Sabi na, pare, di tayo makahahan dyan. Kita pa rin sa bagasa sa lakas ng ulan. So di ko na vlog si Junggay. Hanggang doon lang ako sa may SM. Tinuturo ko lang doon sa aking vlog. Ginagamang ko lang ako. Ayun ang kulang part. So kasi sa vlog si Lloyd. Gusto ko yung napuntahan ni Lloyd. Yung mapuntahan ko rin. Maisariwa ang kanyang mga mabuting gawa. Siya mga gaya o mapantayan man lang. E at least namahagi ako sa sarili kong paraan. Out of cam o in front of the camera, out of the camera, or in front of the camera. So yun guys, kasi iba isang Queen LC na yun eh. So kapat anak ko yun eh, hindi ko pwede pantayan yun sa husay at galing niya, ang bait niya. Siya ay nagpanaan ng anak sa aking ama, sobrang bait guys. So yan ang nagpayo ng mabuti sa akin. Pag pumunta daw ako ng ibang lugar, kailangan po na ko eh kapaitan lang. Pero din yung webinar ko, yung lolo din niya sa side ng ni Butter Creek. Mabait din yun. Kasi nakatira din ako sa channel. Magbakasyon kami sa kanila. Mabait din yung mga lulap lolo nun. So, both sides, naman na ni Lloyd. Siyempre, sa aming mga magulang, mabait naman kami. Hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko. Ang magpapatunay yan, lahat ng mga kamag-anak ko, siyempre, yung mga nakakilala sa akin. Lalo na yung mga katrabaho ko sa Middle East. So guys, shoutout sa inyo lahat dyan sa Middle East. Shoutout ay mga ano pala, ibang lahi pala doon. Shoutout to my colleagues there in the Middle East where I worked before in Abu Dhabi National Oil Company. It is an oil field plant and I worked there almost 20 years. So matagal akong makapagtrabaho dyan guys. At ang duty naman doon ay 12 hours. Kung panggabi kami, 12 hours. Kung pang-araw naman, 12 hours. So, nakarelate ako o makaka
konting adjustment lang dito sa BPO. Kasi doon, talagang magsabi mo, hindi lang 12 hours ang duty namin doon eh. Nakatayo ka doon, ikot ka, mamasis ka yung mga makina. Mainit, grabe mainit doon guys. Feet to foot, ang init doon. Mula sa dulo ng buhok mo hanggang sa pinakadulo ng paa mo. Kunti mong bigas, brief, lahat, pati cover or paglalim, basa yan. Nakakaalam yan, nakarelig yan yung mga kasama ko na yung mga naka-experience sa Medellin. Grabe init doon guys. Kasi ang planta namin, no, walang aircon. Ang may aircon lang doon, yung sa bagay machine. Pero dito naman sa video na pinasukan ko, baliktad. Mag-duty ako, 8 hours lang. Night shift, 8 hours lang. Malamig naman. So, baliktaran doon sa pinanggalingan ko sa Medellin. Dahil na, sa Medellin ay sobrang init. Dito naman ay sobrang lamig. Kailangan talaga mag-jacket. So, sanayan lang siguro to. Sa kanito ang ilag ko sa palagay ko naman, makakayanan ko. Dahil nga, pag winter doon, may winter din kasi sa Medellin guys eh. Malamig na malamig din. Nag-jacket din ka doon. Kaya din naman namin. Kahit sa panggabi kami. Saka normal lang ang kinakain ko doon. Kahit panggabi kami. Or medyo mabigat. Nahirap ang tabaho namin. Normal lang ang kinakain ko. Kung anong kinakain ko dito. Galing nandun. Puno mga salamak sa ulang guys. Hindi ko alam kung madidilig niyo sa loob ang aking mga sinasabi. So, kakasya ko sa loob. Kasi wala. Maagawin ang tunog ng ulan. Ang aking boses. Kakasya ko sa loob guys. So guys, ito, pumasok ko sa loob guys, kasi malakas ang ulan sa labas, hindi ako maka-block doon. So yung mga nagtatanong tungkol sa aking health, I will tell you this ka, my health, na doon sa legal ko, sa request ng TV, ang resulta ng medical test guys ay normal, ang aking urinalysis, normal, blood, normal, overall assessment, even drug test, normal. Para sa mga nag-daunting sa health ko, iniwala sa aking health, may normal ako. Lahat normal. Kaya nga ako'y nakapasa doon sa aking assessment. Kasi kailangan normal ang inyong medical test bago may submit sa TP. So yun ang isang requirements guys para matanggap ka sa TP. So yun, nasagot ko na guys ang mga katanungan nyo, pati sa mga katanungan ng aking mga kamag-anak. Nakumusta na raw ang aking health. I'm very healthy guys. Normally, ginagawa ko para yung weekly exercise ko every Sunday. Twice a week na walkathon. Pag hindi ako nakagawa, normally sa labas. Dito ko sa mall naglalakad. Hindi ako nag-escalator. Ako nga ng mall. Naglalakad ako sa stairways. Bakit pabawa. Yun. Para mapuli exercise. Ika nga. Kasi nga, hinahanap ng katawan ko yan. Iba pa yung daily exercise ko. Meron akong daily exercise, saka yung every yung morning, afternoon, saka evening. Ngayon kung ako busy sa afternoon, sa umaga lang at saka sa gabi ako ng exercise. Mostly, mga flexibility exercise. Yun ang harap na katawan ko. Bago ako bumangon, nagulat-ulat ako, nag-stretching. Mostly, sleeping. Yung ina-stretch ko yung aking mga hita, binti, mga likod, kamay. At ganun din sa gabi bago matulog. Nakasanayan ko na guys. So, yan yung nahanap-hanap ko sa katawan ko. Hindi ako makakatulog pag hindi ako nakapag-stretching. Yun ang kaugalian ko guys. 10-15 minutes, enough. Pero yung normal exercise ko, yung weekly, more than 1 hour. Makikita nyo naman sa vlog. Pinaputol ko lang. Dahil sobrang haba. Di ba nagre-reklamo na eh. Sobrang haba. Kasi nga, kung gano'ng katagal lang aking exercise, ganun din aking vlog. Para malaman nyo na yun ang aking totoong workout talaga, yung weekly exercise ko. Tapos yung twice a week ako naglalakad. Bukaton, from SM City, going to back to Ikulan Terminal. Or from Ikulan Terminal to SM City. Nung ako nag-apply ng trabaho guys, araw-araw ko ginagawa yun. Kaya kung napapansin nyo, sobrang payat ko, sobrang itim. Kasi umagat ako, nasa lansangan ako, naglalakad, naghanap ng trabaho. Pero ngayon, ginagawa ako twice a week. Pag hindi ko nagawa, yun nga, pagpunta kong mall, naglalakad ako by stairway. So, pwede nyo gayahin ang aking mga exercise, mapanood nyo sa aking mga vlogs. Pero ingat lang kayo dahil baka magkaroon ka ng injury, kaya mayroon daw disclaimer sa bawat vlog ko, yung mga aking ginagawa. Kasi yung exercise na yun, para sa akin lang, nakadesign yun, o aking pinag-aralan, o aking ginawa, para sa sarili kong ehersisyo. Pwede nyo gayahin, pero
mag-ingat kayo. Hindi mong flexible ka o bata ka pa, magkakaroon ka rin ng injury. Most na injury ko sa mga tournament. Ilay, normal lang yan. Yung mga lisa ba, makasa ko ano. Pasa, normal lang sa tournament niya, pasa. Bugbog. Kasi nga, lalaban ka talaga eh. Tsaka laro namin mga full contact. Wala kaming headgear, wala kaming body armor, wala kahit anuman takip sa katawan. At saka yung aming pantalon, nakaluho. Aming pataas, inuhubad. Kaya ang laro namin ng araw, guys. So, sa ngayon nga, I think hindi na ito applicable dahil nga sa safety precaution nga. Pero sa traditional na tournament namin, ganun. Full contact. So, yun guys. Pwede nyo gayahin ang aking mga exercise, pero mag-ingat lang kayo. Kasi ang ano doon, nakakatakot yung magkaroon ka ng injury. Matagal bago kumaling, guys. Yan. Ako, experienced ko na yun dahil ako mismo na-injury na. So yun, guys. Siguro na masagot, natagot ko na yung mga katanungan nyo tungkol sa aking health. Yung mga kamag-anak ko na nagtatanong sa akin kung gusto ng health ko. Ang aking diet plan, guys, na napabago na. Dahil nga, nag-iba ang schedule of duty ko. At unless babalik yung pang-araw ko, so gagawin ko ulit yung normal na diet plan. Yan lang, guys. So guys, tuloy-tuloy pa rin ulan, guys, oh. So dire lang ko. Tuloy-tuloy lang ngayon yung pag-subaybay sa aking channels, guys. Ang konti yung pag ang papanood nyo ay malaking tulong na para mag-grow ang aking channel, guys. Basta manood lang kayo, lagi lang kayong mag-comment below, or mag-like sa'yo, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Yun lang yung hiningi ko sa inyo, guys. Wala lang ko ibang hiningi pa sa inyo. At yun lang tumulong sa akin, yung mga bumigay sa nagbigay sa akin ng mga GCash nung araw pa, nung nilalagay ko pa ang aking GCash number sa every vlog ko. Salamat yan lahat. Pati yung mga hidden name na hindi nagpakilala sa akin, na nagbibigay sa akin. Maraming salamat sa inyong mga ginto ang puso. Naway mabigyan kayo ng maganda at maayos sa buhay kasama ng inyong pamilya. So, salamat ako sa mga ginto ang puso na handang tumulong sa akin. Noon pa man, eh ngayon wala na. Inalis ko na yung GCash number ko. Wala na yung GCash number ko sa bawat vlog na in-upload ko. Inipin ko doon sa every vlog na upload ko. Wala na ngayon, guys, kasi nga nabas na ako. Yung nakakaalam lang ng aking GCash number, salamat. At kung magpatuloy kayo magbigay sa akin, maraming salamat. At isasama ko kayo palagi sa aking mga dasal. Guys, yun lang hinihingi ko sa inyo, guys. Manood lang kayo sa aking vlogs. Patuloy kayo mag-like, mag-share, mag-comments. Yung magandang comments naman. Yung nakaka-impress o yung nakaka-aghat o nakaka-akit o nakaka-pang inganyo sa mga manonood. Kasi nga, nandito tayo sa social media, maraming nanonood sa ating channel. Okay. Para naman gayahin tayo ng mga kabataan ngayon na alam mo na iba na ang generation ngayon. Ang aking vlog naman, ang aking vlog sa mga guys ay tungkol sa aking sarili. Paano ako nabuhay dito sa Mindanao? How I live here, how I survive. Pagkamat, may mga tulong din ako na-receive sa aking pamilya. Salamat sa mga taong involved. Paano ako nakakita ng trabaho. Salamat ako sa recruitment department ng TP at ako'y natanggap kahit na ako'y 62 years old. Ako ang pinakamatanda, guys, sa lahat ng na-hard ng TP. Sa history ng, ayon sa ating trainer, ako ang pinakamatanda na tinitrain niya. Kung nasa sama sa tactic train o naturuan niya. Salamat ako. Siyempre, sa edad ko ba naman ito, matanggap ako nga. Hindi ko pangapanawala, matanggap ako eh. Kasi nga nung una, bumagsak ako eh. Re-apply lang ako. Siguro, kinonsider nila din na ako interesado talaga, guys. Hindi lang ako interesado, talagang gusto ko makatrabaho, guys. Yun lang. Kaya salamat sa recruitment department, kay Servin, at sa mga kasama niyo, sir, na nag-assist ng sa akin. Siyempre, sa aking trainer, si Ma'am JB. Hi, Ma'am JB. Salamat sa pag-unawa sa akin. Medyo hindi ako magaling sa oral recitation, pero pagsikapan kong every time na makakontribute ako sa ating klase. Dahil nga, nanibago ako, guys. Mapurol lang aking isipan. Mapurol lang ang konti ang aking
contact na kasi tagal na. Naiba kasi itong larangan. Pero mga hawak ko sa Medellin ay puro makina. Puro mga equipment. So, nanibago ako. Pero kung sasanayan ng Puyatan, ay sanay ako sa Puyatan guys. Kasi sa Medellin, mas malupit doon. Hindi lang doon mainit. Talagang haba, long hours ang aming duty doon. 12 hours or more ang aming duty doon. Pwede pa nga 16 hours. Pag-steal lang kami. Panggabi yun ha. Walang tulog. Hindi ka makaupo. Makaupo ka lang kakain. Kasi ikot ka na ikot. Iikotan mo yung makina mo. Pag nakikita ka ng supervisor, upo ka ng upo. Tapos ang dami-dami sa produkto mo, ay sagutin mo yun. So, kapabayaan mo yun, di ba? So, kailangan doon. Kung sa patient lang, ay, ako. Lahat ng nagpunta ng Medellin, guys, sanay sa patient yan. Dahil nga, hindi ka sanay sa patient, paaway ka. Kasi papapaaway ka, di ba? Sa dami ng tao ang kasama ka doon. Iba-ibang lahi, iba-ibang nationalities, iba-ibang mga attitude. Ay doon lang sa kapwa mo Pilipino, iba-iba na attitude. Lalo pa kaya sa ibang lahi, di ba? So yun guys, dilita lang ako. Mostly ha, majority. Hindi naman lahat, pero majority talaga mahaba ang patient. Kung mayroon kang pasensya dito sa Pilipinas na dalawang iba, sampuin mo na. Ang tarang, regalist. Ganun din ang paalala ni Ma'am JD, namin trainer. Kailangan haba doon ang pasensya kung nasa BPO ka. So, yun. Inshallah, sana nga. At, ma-refresh o bumalik yung ating talim ng ating utak. Yun guys, kasi kailangan nyo sa larangan ng trabaho. Yun naman ang underestimate sa akin sa aking trabaho ngayon eh, pagpasensyaan na lang, talagang hindi nagustuhan yung aking ginagawa, aking pagpa-vlog. Pero itong vlog na ito eh, para sa aking sarili, para madokumentary ko ang aking buhay, aking sarili. At saka yung pag-road trip ko dito sa Visayas and Pinaraw, almost nga sa Luzon. Eh ngayon nakakatrabaho na ako. So dito na ako sa Mindanao guys. So guys, dito ko sa baba, nakahanap ako ng makainan. Pero dami ang makainan dito eh. Dito yung tao. Pero mayroong Belgian waffle. Pero ayan kaya pa. Mayroong double delight pizza. Yeah. Mayroong little corn. Yeah. Dami. May butter chip. May durian chip. May apple chip. May orange chip. Mayroong kakanin. Yeah. Yeah. Dami. Ano kaya kainin ko? Pili na akong tiyapay sa loob. Tasty. Ano ka nakita pa ako? Mamaya na. Kasi meron akong nilintay. So guys, di kami nakita nung followers ko nandito sa G-Mall. Yung my first test last second floor eh. So, uwi na lang ako guys. Pero medyo wala ng ulan. So, magkakadala ako kita sa pakayan. So ito guys, mahirap na sumakay dahil daming mga pasero. Maglalakad lang ako from G-Mall to Acacia Street. Tapos doon naman ako sasakay papuntang Ikulan. Kabisado ko na ang local rito sa Davao City guys, okay? Kasi taga rito na ako. So guys, salamat yung panood sa kanyang channel. Namin na siyang kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa kanyang channel. Don't collect ka rin ha. Bye bye.